daw. The next is epidemiology. How is hepatitis A spread or the transmission? The hepatitis A virus is found in the stool and blood of people who are infected. The hepatitis A virus is spread when someone ingests the virus, even in amounts too small to see, through first person-to-person contact. Hepatitis A can be spread from clothes, personal contact with an infected person, such as through certain types of sexual contact like oral anal sex, caring for someone who is ill, or using drugs with others. Hepatitis A is very contagious and people can even spread the virus before they feel sick. Next is eating contaminated food or drink. Contamination of food with hepatitis A virus can happen at any point. Growing, harvesting, processing, handling, and even after cooking. Contamination of food and water happens more often in countries where hepatitis A is common. Although uncommon, foodborne outbreaks have occurred in the United States, sabi doon, from people eating contaminated fresh and frozen imported food products. Generally, hepatitis A virus is transmitted primarily by fecal or oral route. That is yung sabi ko nga, wherein the uninfected person ingests food or water that has been contaminated with the feces of an infected person. In families, this may happen through dirty hands when an infected person prepares food for family members. Next is yung mga diagnostic tests niya. Cases of hepatitis A are not clinically distinguishable from other types of acute viral hepatitis. So my specific diagnosis is made by the detection of HAV-specific immunoglobulin G or IgM antibodies in the blood. So when a person is first infected with hepatitis A, yung katawan is nagpo-produce ng IgM anti-HAV antibodies. So these antibodies are usually detectable from 2 weeks after symptoms begin to around 6 months later. Also, may tinatawag na hepatitis A immunoglobulin G or IgG anti-hepatitis A virus antibody test. This test, it detects IgG antibodies that develop later in the course of the disease. IgG antibodies are detectable in the body for life, providing protection against a future hepatitis A virus infection. The IgG anti-HAV test is used to detect past HAV infections and may occasionally be used to determine if an individual has developed immunity from a previous infection or vaccination. And then, total hepatitis A antibody test naman. The total HAV antibody test, it detects both IgM and IgG antibodies, thus it is used to identify both current and past infections. Additional tests include, reverse transcriptase polymerase chain reaction or RT-PCR to detect the hepatitis A virus RNA, and it may require specialized laboratory facilities. Also, nucleic acid amplification testing or NAAT, it can detect traces of hepatitis A in a patient's stool, blood, body fluids, and liver tissue. And lastly, may tinatawag din na liver panel test. The measurements in a liver panel can provide information about liver function and inflammation. While this test can suggest viral hepatitis, pero it is said that they cannot identify the specific virus, which is why antibody testing, yung mga naunang test na sinabi ko kanina, may be prescribed to confirm the underlying cause. And then, the first-line drug treatment for hepatitis A, ang sabi is there is no specific treatment for hepatitis A. Recovery from symptoms following infection may be slow and can take several weeks or months. Kailangan daw ng rest and keeping up fluids. So it is important to avoid unnecessary medication. In a note na acetaminophen or paracetamol and medication against vomiting should be avoided. Kasi nga acetaminophen has direct hepatotoxic potential when taken as an overdose and can cause acute liver injury and death from acute liver failure. Ayun, kasi pag na-misuse or na-overuse ang acetaminophen, magkakaroon ng acetaminophen toxicity that can quickly lead to liver damage. Hospitalization is unnecessary in the absence of acute liver failure. Some people use complementary therapies to manage their symptoms where it is aimed at maintaining comfort and adequate nutritional balance, including replacement of fluids that are lost from vomiting and diarrhea. But note that
Care must be taken as some therapies kasi it may cause liver damage nga. And then, meron ding vaccine for hepatitis A. Yun ang hepatitis A vaccine, HEPA vaccine, which probably it prevents hepatitis A. Next slide. Next naman, ay, Wait lang, sige, wait lang, wait sige lang. po, sir. Sige. May add ako. Yung sa PowerPoint ninyo, nakaklassify siya as DNA virus yung hepatitis. But it's understandable kasi ang pa wait lang. Mag-message nga kayo dito sa chat sa ano, sa Zoom kasi naka-direct message ako kay Miss Alier. Yung sa general, mag-message kayo para maging general din sa akin. Ayan. Okay, okay na. Thank you. So dito ako magsusulat ng mga side notes ko ha. Ang hepatitis natin from hepatitis A to E, paki-note na lang din, ang tawag natin sa kanila ay hepatitides. Ayan, ayan ang tawag niyan, hepatitides. Kasi kung mapapansin ninyo, yung hepatitis, sabi ni Miss Aba kanina, yung hepatitis A ay included sa picornaviridae, which is under ng DNA family. Pero meron tayong mga type ng hepatitis virus na under ng RNA. Kaya hindi sila solely classified as DNA viruses. Ang pinaka-common sa kanila is hepatitides. Bakit sila hepatitides? They cause hepatitis or liver inflammation. Okay? So, hepatitis A, i-highlight lang natin yung sinabi kanina ni Miss Aba. Ang causative agent nito ay HAV or hepatitis A virus. Ang family nito ay sa Picornaviridae. Under siya ng Picornaviridae. Tapos, Miss Aba, help me with this one. Sabi niya kanina, meron siyang icosahedral capsid. Ano ang ibig sabihin ng capsid? Asan na si Miss Aba? Nakamute ba, Mi? Hello, naririnig niyo ba, Mi? Yes na? Apo, sir. Hindi pa. Wait lang po, sir. Icosahedral. Wait lang, sir. Hindi, yung capsid na lang mismo. Ano siya? Yung capsid, sir, yung nagko-coat and protect sa virus genome po. Coat and protects the virus genome function niya. Pero kung i-compare nyo yan sa human cell, okay? Ang human cell, ito yung, ano yung part ng cell natin na may phospholipid bilayer? Cell wall, cell membrane? Cell membrane. Kasi basically, ang tao walang cell wall, di ba? Cell membrane. If comparable to human. Okay. Bakit natin siya tinawag na icosahedral capsid? Kasi yung shape niya, icosahedron. Okay? Icosahedron. Sir, yun po bang mga virus, living things po ba itong mga to? Definitely, they do not live. They can only replicate. Okay? They can only replicate pag merong presence ng host. Okay? Ang mga virus natin, they can replicate only in the presence of the host. Paki-confirm ako, DNA siya, DNA virus siya, tama, Miss Aba? Pero yes, yung po. RNA niya ay single-stranded, tama? Yes, sir. Yes, po. So, DNA virus siya, and then, positive single-stranded RNA, ang ating hepatitis A. And then, ano ang function ng envelope sa virus, Miss Aba? Meron tayong envelope na tinatawag sa mga virus natin. Kasama siya dun sa mismong morphology niya. Ano ang tawag natin sa envelope? Ay, ano yung function ng envelope? Yung nagpo-protect, sir, ng DNA molecule po. Okay. Siya yung protector of DNA, protector of DNA o DNA genome.
of the virus. Ayan. Yun na lang yung pinakatatandaan ninyo. So, kung meron tayong capsid na tinatawag, siya yung nagpo-protect doon sa mismong laman ng virus. Okay? Siya yung nagko-coat doon sa mismong cell. Ang envelope, yan yung kumbaga protector naman mismo ng nucleus mo. Okay? So, meron siyang dalawang layer of protection. Yung capsid, and then sa loob yung envelope. Na-imagine ba niya? And then, ang sabi dito sa hepatitis A, wala siyang envelope, kaya siya naked. So, hepatitis A is naked, no envelope. Okay, walang envelope ang hepatitis A virus. Okay, so yan lang naman usually ang pinaka distinct sa kanya. Ang life cycle niya, wala kayo nakita, Miss Aba, di ba? Pero in general, okay, in general, sa lahat to ng, ano ha, sa lahat to ng hepatitis, o kaya mamaya na lang, i-correlate ko na lang pag-present na nila yung, ano, yung life cycle. Mamaya yung life cycle natin na. Ang transmission of HAV, sabi na banggit ko kanina ni Miss Aba, ano ang transmission niya? Fecal. Sir? Fecal oral po. Okay. Fecal oral route. Ibig sabihin, pag yung, ano, yung particles ng germs na ingest mo, pwede ka magkaroon ng hepatitis A. Kaya, okay, kaya, yung ating mga tusok-tusok dyan sa mga gilid-gilid, okay, prone tayo dyan magkaroon ng HAV. Bakit? Tumaay po ba sila dyan? Hindi. Kasi, possible na pwedeng yung mga pinaggamitan, okay, pwede rin kasing pinag, like yung mga utensils, hindi natin kasi alam po saan nanggaling yan. Alam ba ninyo na prone din magkaroon ng hepatitis A virus ang mga pasyente natin na pag yung toothbrush nila nasa loob ng CR? Oo, kasi nga fecal oral route yan. Kahit mga germs ninyo, possible yan ma-infect ng HAV. So kayo, dapat ang inyong mga toothbrush, regardless kung nakatakip pa yan or hindi, yung particles kasi ng germs mismo, dahil humid sa loob ng CR, pwede yan mag-travel along. And sometimes, nadidikit siya sa toothbrush. Eh di ba pag nagtututbrush tayo, minsan, nasusugat yung mga gilagid natin? So pwede na matransmit, either bacterial man yan or what, kung ano man yung contain, kinocontain ng mismong, ano mo, fecal material mo. So, wag na wag po kayong maglalagay ng toothbrush sa loob ng CR. Okay? So, fecal oral route. Ngayon, ano ang disease na kinukos niya? Siyempre, hepatitis A virus. Ang pinaka type ng hepatitis niya, acute viral hepatitis. Okay, acute viral hepatitis, yung kanyang disease, which may cause fever, okay? Which is nakasulat din dyan, fever. Ito yung mga notable symptoms niya. Fever, jaundice. Bakit may jaundice? Kasi nagkakaroon na tayo ng, ano yung nagli-leak na, ano, na material pag nagkaroon tayo ng jaundice? Nagkaroon ka ng liver injury kasi nga meron kang virus. Ano yung nagkukos ng jaundice mismo? Leaking of what? Bilirubin po siya. Yes, leaking of bilirubin. Bilirubin in the systemic circulation. Ang bilirubin natin based on your knowledge in laboratory test. Ano ang ginagawa ng bilirubin? Anong ginagawa ng bilirubin? Mika? Sir, yun yung sa ano, hepatic diagnosis test, yung sa, ano yun? Waste dun sa RBC? Waste ng RBC? Nag-block down ng RBC, sir, tapos nag-travel to liver before excreted.
Usually, ang bilirubin natin, ginagamit natin yan to break down yung mga matatanda na nating RBC. And then, pupunta yan ng ano natin ng liver. Pero kung injured kasi yung ating liver, yung liver natin mismo, hindi niya ma-excrete or hindi niya mabobroken down further yung bilirubin. Kaya kapag nag-leak yan sa dugo natin, ulit pabalik, magkakaroon tayo ng yellow discoloration. Eh, lalong-lalo na, sa systemic circulation siya nag-leak. Alam nyo naman na ang systemic circulation, pwede kahit saan mapunta yan, di ba? So, pwede yan madeposit sa mata, pwede yan madeposit sa mga balat ninyo, kaya pwede kayong magkaroon ng paninilaw. Okay? Pwede rin yung ihi ninyo ay dark-colored urine. That is because also your liver inflammation. Okay? Paki-highlight po yung fever, yung jaundice. Okay? At saka painful and enlarged liver. Bakit po painful and enlarged yung liver ng patient na may hepatitis? Kasi namamaga nga po yung kanyang liver. So basically, ganun lang yon. Now, sa treatment, first line treatment, nabanggit ni Miss Aba na walang specific treatment pero bawal kayong mag-take ng acetaminophen kasi acetaminophen can cause another injury in your liver. Okay? So, ano lang ang pwede ninyong ibigay? Ano lang ang binibigay? Usually, pag active yung disease, ang injection na binibigay ay anti-HAV-IgM. Okay? Pag active yung disease. Pag namang inactive yung disease, or parang naging, ano na lang siya, repetitive. Tama ba ako, repetitive? Or parang umulit, relapse? Okay, or nag-relapse. Dati ka na may hepatitis A vaccine na wala, tapos nagkaroon ka ulit, mulit, kasi nga, baka makulit ka. Ang ibinibigay nila ay anti-HAV, instead na IgM, IgG. Okay? Malinaw po ba yung hepatitis A natin? Okay? Uulitin natin, hepatitis A under picornaviridae, single-stranded RNA siya, pero DNA virus to. Wala siyang envelope. Ano ulit yung envelope natin? Siya yung nagpo-protect doon sa laman ng nucleus. So, naked siya. Icosahedral yung capsid niya kasi ang shape ng kanyang ano ay icosahedron. Ang transmission nito ay fecal oral route. So from Jebs papuntang bibig. Ang kanyang treatment ay acute viral hepatitis. Meron tayong tatlong notable symptoms dyan. May fever, jaundice, at saka painful and enlarged liver. Now, paano natin siya tinitreat? Wala tayong specific treatment, pero meron tayong vaccine. Pag active yung sakit, anti-HAV, anong IG? Anong immunoglobulin? M, kapag active. Kapag inactive, anong immunoglobulin? G. Okay? Medyo mahaba ng konti ang hepatitis. Hepatitis A, basic pa yan. Pagdating nyo ng hepatitis B, medyo mas mahaba yan. Okay. You may proceed with hepatitis B. And then after nun, isummarize natin siya. Para meron tayong anak. Okay, so hepatitis B. Hepatitis B is an infection of the liver caused by the hepatitis B virus. The infection can be acute, which is short and severe, or chronic, which is long term. So let's discuss first the types of hepatitis B. So first is the hepatitis B infection kasi may be short-lived, also called an acute, or it might